baka best, ano, we'll start with your questions. Then, baka I can have a closing statement instead of an opening statement. Yung, well, yun yung isang bagay na palagay ko hindi ko dapat pag-usapan raw. Yung, I was told, for instance, that yung right of the prosecution, in this case, the ombudsman, no, to amend the information that they filed, parang up to a certain point, eh. No? So baka naman tulungan ko pa silang pahirapan ako. Kaya, yung ano yung plans namin, kami na lang muna siguro dapat may alam nito. But, and again, there's so many very technical terms as the lawyers. And my lawyers are still at the Sandigan Bayan. They're finishing certain things there. Maka best not to discuss those plans. Patricia Mangune po, sir, from TV5. Sir, ano na lang muna yung reaction ninyo because the VACC is pushing na isama daw po yung homicide doon sa case nyo sa SAF 44. Reaction nyo na lang, sir, dito. Okay, still yeah. I just want to compose the answer to that. Yung nung una lumabas kasi yung complaint, di ba? I was being charged by being homicide resulting from reckless imprudence. At sa totoo lang, parang napag-isip na ako nung panahon na yun na ako yung nag-i-insist na bawasan ang bawasan yung risk, no? Towards this operation. And I can show you parang part of the, yung some of the slides pertain to that, no? So sabi ko, ako pa, akong kakasuhan nyo na reckless kung ako yung parang nag-i-insist na bawasan yung risk. Okay? Baka I can show you some slides just to make this very clear. Yung bang letter nung 2013, kasama dito sa slides, pwede ba nyo idagdag? Okay. Pakita ko lang muna, ano? Hindi naka-slide. Baka we can proceed to the others. Pakita ka lang nung inbox. Pakita natin box. Okay. Hindi ganito kakapal yung letter, JC. No? Okay. Okay. This is a letter addressed to me, dated... Okay. We received this March 20, 2013. No? It is a letter addressed to me. It comes from General Purisima. And it talks about an operation headed by Police Chief Superintendent... Noel de los Reyes, who I understand was a regional director for the arm at that point in time. Basically, it's very thin. It complains about the lack of cooperation from the AFP who were going to provide para equipment and men, no, to assist the PNP in arresting, if I remember correctly, ano, a member of a private arm group in the same area. This person resisted. I understand he was killed. There were two that were arrested. And on their way out, no, they almost suffered yung pintakasi. Fortunately, the mechanized brigade was able to provide them assistance and they were extricated. So as early as 2013, parang in-emphasize sa akin or tinuruan ako yung buong konsepto ng pintakasi. No? At just to be clear, ano ba yung pintakasi? Pag overwhelming yung pwersang kalaban ng gobyerno, na dito sa Muslim areas, lahat sasali. Okay. Kaya, Jason, pakita mo nga yung inbox. Wala ito nangyari. So, oh, teka, dana na natin itong sa paano nyo na-range. Teka, baka maguluhan kayo dito eh. Si Marwan, the next one is Usman, tapos yung mga kaso nila. Pakita lang natin, dana mo lang yung mga kaso. Of course, yung pinakasikat na ginawa ni Marwan was yung Bali bombing. No? He's supposed to be part of the Bali bombing. And what was very significant in the Bali bombing was yung kung naparoon yung scene in the kingdom, no? May football game, may terrorist act, may pinasabog na bomba, nung dumating lahat ng first responders, nagpasabog ng pangalawa. So that was what they actually did in Bali. No? Yung may first bomb, dumating yung... Again, first responders, usisero, etc., they detonated the second one. Kaya, para may international warrants rin to si Marwan. Okay? Yung mga kaso ni Usman.
Hindi kaya dapat nandito ako. Nasa mail laptop nyo. Okay. Okay. Ito kay, ito kay Usman. Paki-emphasize ko lang, no? Sorry, walang pointer. Wala ba ako natatakpan? Bombing, bombing, bombing. Courts. Nakusan may mga kaso siya, all of these cases. Now, yung idagdag ko lang, at this point in time, roughly noon, nandiyan yung report, no? Na they were already, they had already set up an IED factory. Tapos ginawa na, they manufactured, they were selling these IEDs, and they were also offering to emplace the IEDs as part of their service. Okay? Paki-inbox na. Yung basically sinabi sa inyo. Doon tayo sa box. Saan ang anggulong abarap po ako dito? Sige. Yan, okay. Sige. Ah, saan tayo? Bago, para hindi na natin balikan. Taga-BAC si Karin siguro. Okay. Yung, I just want, we've, ito yung kasama doon sa Exodus na pinresent sa akin eh. These are a total of 13, dulo yung Exodus. No? These are all the operations, well, teka, let me correct. These are some of the operations against these two. And the status. No? Not executed, executed, escape before arrival of troops. Not executed, no support from the AFP. Yung lahat ito mga pangalan to, para narinig ko na lang to nung binibriefing ako noong January 9. Okay. It has come to my knowledge recently that there were yung may AFP efforts, may PNP efforts, even before my time. Kasi pansinin niyo yung dalawa, yung mudslide catfish 2009. No? So meron yung JSOG operated. There were at least two, no, that they tried to implement. At siyempre, boy pa si Marwan, hindi pa na-aresto si Usman. So, hindi nag-succeed. Si now-retired General Mel Balmoria, who was also head of SAF, also had an opportunity. And they were talking about in box. In a segue do sa box. Tama-tama. Box. Box. Okay. Ano nga pangalan ito? SMPS? Paano pa na? SPMS. SMPS. Yung, ito yung tinatawag nilang box eh. No? Now, yung parating na tinatawag itong area ng to, SMPS. Basically because of the roads. Yeah? Saripagwak, Salbo, Mamasapano, Pagatin. So yun ang, parang pag shortcut lang to talk about this area, SMPS. Box. Okay. Now, anong itong ganito? Ito supposed to be ang concentration ng itong BIAF or MILF base commands. No? At saka ito. Tapos, PAGS refers to private armed groups supposed to be connected with Ampatuan or with the Ampatuans. Yung BIAF naman, as you know, splinter group from the MILF. Ano naman yung Estrella? Ito supposed to be a location noong kusan ng bahay ni Marwan at ni Usman. It's not one house, ah. Yung they lived in separate houses. Okay. Now, teka, nandiyan yung next. Opo. Ito naman pinakita rin sa akin. Supposed to be, bawat isa niyang symbol na yan, who is the commander, how many men does he have, how many firearms do they have. Tapos, these are supposed to be locations within or slightly outside the box. Okay. Importante lang, dahil sinabi sa akin ni Peñas, teka, next slide, para kompleto. Yan na ba yung friendly? Okay. So, di ba lahat ng mga, pinakita ka ng slide dito, no? Tsaka may konti dyan. Meron naman tayong government forces, no? Ito, 21st Mechanized Company. Okay, ito yung, hindi ko maalala, Mechanized Battalion, Second Mechanized. Basta ito pa ganito, AFP units, pag may MPS na ganyan, these are police. No? So that's the town, Datu Saudi Municipal Police Station. Okay? Tapos meron kang mga separate companies. Itong DRC are the Divisional Reconnaissance Company. Okay?
Pinapakita ko na sa inyo to. Nandun nga yung operation. Parang sabi ni Napenas, parang rough lang, no? Na, tinanong ko kasi, dyan raw sa area nga, one way in, one way out. Para pwede kayong mga corner nung lahat. Diba, kanina. So, sagot niya, "Ne, sir, we assure you, we may one way in, yung, meron kami way in, avoid namin lahat itong mga potentially unfriendly forces at dalawa minimum ang out namin." Na tinuro niya opposite nung way in. Okay. Now, one of these roads, I'll have to check my notes. Sorry, I didn't check my notes, no? Dito talaga yung bulk of the staff. Yung companies na, there were five companies in support of SAC 84 and SAC 55. And these were the SACs 41 to 45. Some of them would be deployed after na, no? Kasi ang lulusob, yung 84, ang tagabantay nila sa kanila, yung 55. Tapos, pag umatras yung 84, sasaluhin ng 55. Pag atras ng 55, sasaluhin ng three companies from the 4th Battalion. Tapos may dalawang companies nagbabantay ng kalye para hindi ma-stop. Okay? Delicious.